welcome po sa inyo po sa loko. Another cooking show po ang gagawin natin ngayong araw na ito, which is Sashado Alakaak. Di ba, bilhin, di ba? Oh, may yung aking way ng pagluluto ng Sashado Isda Alakaak. Have a good day. Tayo sa aming tindahan, kaya ang ating mga gamit is mano-mano lang. Wala tayong gamit dito. Ano lang yung nandiditong gamit, yun lang ang ating gagamitin sa araw na to. At yun nga, nalinis na po natin na maigi yung ating alakaak na isda. Ayan, ang sarap po kasi yan eh, malaman. Tsaka hindi yan matinik. Masarap yan isasasyado or kahit simply prito lang. Pero ngayon, isasasyado natin para may sabaw tayo, di ba, kahit papano. Ayun, ang gagawin natin ayusin lang natin yung ating fish dito. Kasi ang gagawin ko po dyan is titimlan ko muna siya ng asin at siguro ng mga 5 to 10 minutes para ma-absorb niya yung ating mga panimplang ilalagay. Asin at paminta. Ayun, diba? Tapos bago natin siya ipiprito mamaya. Okay na po yung ating isda. Ayan na po, natimplahan na po natin siya. And then, ipiprito ko lang siya. And then, mamaya babalikan ko po kayo. At ang aking pong ipapakita is yung way na po ng aking pagsasasyado. Ayan, prito ko lang po ito saglit ha. Pero bababad po muna natin siya ng 5 to 10 minutes para ma-absorb niya po yung alat. Hindi po natin masyado dinamihan ng asin. Kasi syempre, pag sinarasyado po natin siya mamaya, is titimplahan pa po ulit natin siya, diba? Baka sumobra ang alat, maalat na isda, maalat pa yung sabaw. Kaya tansyado lang po natin yung ating nilagay na asin. Ayan. Ating sarsyado, kailangan natin ng bawang. Ayan, bawang. Tapos kamatis, sibuyas, luya, pantanggal lamsa, at tatlong itlog. Depende po sa atin kung ilang itlog po ilalagay natin. Pero pag madami po kasing itlog, baka lumapot po ang ating sabaw, di ba? Kaya tansyahin lang po natin. Siguro sa akin, ito, ganitong kadami is tatlong itlog. At yung mga napritong isda, bali meron pa akong piniprito na 4 na piraso. Ayan, konting tip lang po sa pagpiprito ng isdang alakaak. Yung alakaak po kasi is malambot yung kanyang laman. Hindi kagaya ng galunggong na madali lang siya iprito. Kaya pag nagpiprito po tayo nito, dapat sure po natin na mainit yung ating kawali at mantika para hindi po siya maninikit. Okay lang kung non-stick yung ating kawali, pero gaya dito sa tindahan namin na hindi non-stick, yun, sure po natin na mainit yung mantika natin bago natin siya iprito. At yun nga po pala, yung presyo nitong alakaak is 200 per kilo, pero nakuha lang natin siya ng 180 per kilo. Kaya itong isda po natin is worth 200 siya. Sobra siya sa 1 kilo. Nakakuha po tayo ng discount. Ayan. Bali 2, 4, 6, 8, 10 pieces po siya, medium sizes. Ayan. Nag-prepare na po tayo ng kamatis, luya, finely chopped lang po, bawang, at sibuyas. Napagsama-sama na po natin yung ating bawang, sibuyas at luya. Pagluto na po yan lahat, tsaka po natin lalagay yung ating kamatis. Yung luya po is pantanggal ng lansa ng isda. Kaya po natin sinasamahan. Pero konting-konti lang. Kasi nag-iiba naman kasi yung lasa pag sobrang dami ng luya. Medyo luto na po yung ating sibuyas, bawang, luya. Lagay na po natin yung kamatis. Madami po kamatis kasi masarap talaga sa nabubulad ako sa sibuyas na yan. Makasarsyado yung maraming kamatis. Kasarsyado, kamatis is life. Lutuin lang natin yung kamatis. Mas maganda kasi yung kamatis natin is yung parang durog at nagjujuice-juice na siya. Kumakatas talaga yung lasa. Ayan. Hayaan po muna natin siyang, hayaan po muna natin na
maluto yung ating kamatis. Takpan po muna natin siya. Check po natin once in a while yung ating kamatis dahil baka po magdikit siya sa ating kawali. Tawin po natin hanggang sa maluto. Yan. Ilaw pa po siya. Matigas pa eh. Kapag medyo matigas pa yung kamatis natin, pero wala na siyang masyadong sabaw, pwede natin siyang lagyan ng konting tubig para hindi siya manikit sa ilalim. Para lang makatulong magpalambot. Lagyan na po natin siya ng asin. Konti lang muna hanggat din natin natitikman yung ating sabaw. Tsaka na lang tayo magdagdag mamaya pag kula. Ayan, isa pang tip. Pag bibili po tayo ng kamatis, dapat yung hinog na. Katulad nito, kasi nabili ni John is medyo hilaw pa yung iba. Pero pag ako bibili kasi, gusto ko yung hinog na. Para talaga madali siya lumambot. At saka madali siyang maluto. At ganun din, mas ma-juicy siya. Hindi katulad pag hilaw kasi minsan wala siyang, parang hindi siya makatas. At saka tingnan niya yung kulay, medyo green pa. Mas maganda kasi kung red talaga yung kamatis natin. Palambutin pa po natin ulit. Yan, medyo luto na po yung ating kamatis. Dagdagan na po natin siya ng tubig para sa ating sabaw. 1 cup po muna. Depende sa atin kung gaano kadaming sabaw ang gusto natin. Pero kasi madami yung isda natin, dagdagan ko pa siya siguro ng 2 cups po yung nilagay ko na tubig. Pag kumulo po siya, saka po natin siya titigman. Ano daw? Kung yung alat niya is okay na. Pero may alat na po kasi isda natin, kaya dapat hindi na ito masyadong maalat. Yan, kumulo na po yung ating mga ginisang kamatis, sibuyas, luya. Tikman po natin yung sabaw. Medyo matabang po siya sa medyo matabang po siya sa paminta at asin. Asin na lang po yung dagdag natin, wag na yung MSG ha. Alam niyo na kung bakit sa mga nakaraang video ko, sinasabi ko 'yon. Depende po sa lasa or alat na gusto natin. Talagang mas maganda po talaga yung kamatis natin is hinog. Kasi ito, katulad itong hilaw, parang konti lang yung asin na nabibigay niya eh. Kaya hindi na tayo pwede magdagdag ng tubig. Kasi tatabang na yung asin nung kamatis natin. Ayan, medyo okay na po yung alat. Masarap na siya. Pakuluan lang po natin ng konti pa bago natin lagay yung isda.
na po yung ating sabaw. Matimplado na po siya. Pwede natin ilagay yung isda natin. Pag medyo matabang po, pwede naman tayong mag-additional patis na lang. Kung matabang lang po ah, pero ito, timplado ko na siya. Timplado ko na rin yung isda. Sure, sakto na yan. Maglalagay lang po ako ng ilang pirasong isda kasi yung kawali po natin is maliit. Lagay lang tayo ng sipuro. Hinaan ko muna yung apoy. Po kasi kasya sa kawali natin eh. Pwede naman po yung natirang prito, pwede naman siya kainin ng prito lang tapos kuha ka na lang ng sabaw. Si Eva, mag-absorb naman yan eh. Pakuluan lang po natin ng mga siguro 2 minutes o 1 minute lang siguro, 1 minute para ma-absorb ng isda yung sabaw. Medyo kinain na ng sabaw yung ating isda. Nanuot na yung sabaw niya dun sa loob. Tumang kung ako lumasa na yung isda natin. Sarap. Sarap na niya. Naglasang sarsyado na siya. And last, ang ilalagay po natin is, may kulang ba diba? Anong kulang? This one. Yung iba po kasi ginagawa, binibit nila to sa isang lalagyan. Ngayon ako kasi hindi ako nagbibit ng itlog pagdating sa sorsyado. Ginagawa ko is direct ko lang nilalagay yung itlog dito. Para alam nyo yun, medyo creamy-creamy siya ng konti. Hindi lutong-luto yung itlog o halong-halong yung itlog natin. Medyo malasado yan. Mahilig kasi ako sa malasado, diba? Ganito. Ganyan lang siya. Ganyan. Ganyan ako magsarsyado. Siya talaga yung kala mo tinorta. Pakuluan lang natin ng unti yan para magbumuo-buo yung itlog. Diba? Hindi ko na siya nilalagyan ng asin yung itlog. Kasi maalat, may timpla na yung sabaw natin tsaka isda, diba? Para hindi naman sobrang alat yung luto natin. Takpan lang natin ng konting-konti para lang mabuo yung itlog natin. Ayan o, diba? Namuon din naman siya. Pero mas maganda yun kasi kalat talaga yung itlog niya. That's it. Ayan na po yung ating sarsyadong alakan. Try nyo po isarsyado yung isda na to. Mas malasa po siya kesa pangkaraniwang galunggong na sinasarsyado natin. Try nyo rin po yung paglalagay ng itlog on top. Hindi na siya binibit. That's it. Thank you for watching.